Sa introduction, nalaman natin kung bakit kailangan nating alamin ang BBL na ginagamit ng 7 points. Part 1 ng series na ito, nalaman natin kung ano ang konteksto ng BBL sa kasaysayan ng mundo. Inalam natin ang Kristyanismo, Islam, Demokrasya at Capitalism upang hindi tayo maging idiot Aquino followers na walang alam kundi ang kamangmangan na ibinibigay ni Aquino at kanyang mga alipores. Ngayon, bakit natin kailangan ihambing ang Pilipinas sa mga ibang bansa at ekonomiya? Upang malaman natin kung anong ginagawa ng mga ibang bansa at ekonomiya sa isang grupo na humihingi ng kapayapaan at kaunlaran tulad ng MILF sa BBL. Ito ang Comparative Politics and Comparative Economics. Sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ngayong 21st century, anong mga bansa ang may problema rin sa mga teritoryo? Anong mga bansa ang may sitwasyon sa mga Muslim? Anong mga bansa ang pwede nating pag-aralan o gayahin? Ngayong alam niyo na ang konteksto ng BBL sa kasaysayan ng mundo, maaari ninyong alamin ang Comparative Politics and Comparative Economics. Sa comparison of statistics and basics, na makikita ninyo na ang population ng Christianity ay 2 billion. Sa Islam, 1.3 billion. Christianity ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Pangalawa ang Islam. Karamihan ng mga Kristiyano mahanap sa Europa, North and South America at sa Africa. Karamihan sa mga Muslim ay mahanap sa Middle East at Southeast Asia kasama ang Malaysia at Indonesia. Alamin natin ang sagot sa unang tanong. Ngayong 21st century, anong bansa ang may problema rin sa mga teritoryo? Israel. Ang majority ng population ay Jewish at minority ang Palestinian. 75.1% of the population of Israel are Jews, 20.7% are Arabs, and the rest are different races. Sa Iraq, mapapansin ninyo, marami ang religious and ethnic groups. 60% sa Iraq ay Shia Arab, 20% Sunni Arab, mga 17% lang ang Sunni Kurd, remaining 3% iba't ibang nationality. Ang Syria, na merong 59.1% ng mga Arabs, Sunni Muslims, at yung mga iba, Levantines, Kurds, at Alawites. Mga Estados Unidos, 62% white, 17% Hispanic, 13% African Americans, 9% or 5% Asians or Pacific Islanders, 2% more different races, 1% Native American or Alaska Native. Makikita niyo in pink ang territories ng Bureau of Indian Affairs. Sa Pilipinas, meron tayong 101 million Filipinos, 4 million na Muslims, meron tayong 130,000 AFP combat soldiers. Pero magtataka tayo bakit 7,000 MILF fighters ang dapat masunod sa BBL. Mapapansin ninyo na ang MILF ay napakalitang populasyon upang sabihin na sila ang boses o namamahala sa kalahatan ng mga Muslim sa Mindanao o sa buong Pilipinas. Ngayon, sagutin natin ang ikalawang tanong, anong bansa ang pwede nating pag-aralan o gayahin? Di natin pwede gayahin ang Israel dahil ang problema doon ay majority Jewish people at ang minority Palestinians. Di natin pwede gayahin ang Iraq dahil ang problema doon, Muslim o Arabo, kalaban ng kapwa Muslim o Arabo. Gayun din ang kalagayan ng Syria. Naglalaban ng kapwa Muslim o Arabo sa kapwa nila Muslim o Arabo. Maaari ba natin gayahin ang Amerika? Oo, dahil ang majority ng mga Amerikano ay Kristiyano at meron silang minority Muslim population. Tulad ng sinabi natin sa konteksto ng kasaysayan ng mundo at ngayon ginagamit ng comparative politics at comparative economics, ang Amerika ay mayroong diversity. Ito yung minority o yung maliit na bahagi ng populasyon ay protektado sa pang-aabuso ng karamihan o majority. Sa Amerika, ang karapatan ng majority Christians ay karapatan din ng minority Muslims o minority Asians o minority Hispanics sa taga-South America. Ang kahalagahan ng pagkukumpara sa Amerika ay ang kanilang Bureau of Indian Affairs. Ito yung institutionalized. Ibig sabihin ng institutionalized kahit ilang pangulo tulad ni Reagan, Bush, Clinton, Bush o Obama ang maupo sa pagkapangulo, tuloy-tuloy pa rin ang sistema at pamamalakad ng Bureau of Indian Affairs. Bakit natin kailangang alamin ang salitang institutionalized? Dahil dito natin malalaman ang tunay na kalagayan ng BBL at kung ikabubuti ito ng ating bansa. Institution sa Comparative Politics at Economics, Bureau of Indian Affairs at Mangsamoro Basic Law. Tingnan natin ang paghahambing sa pamamagitan ng kanilang purpose statement. Ang mission statement ng BIA o Bureau of Indian Affairs to enhance quality of life, to promote economic opportunity, and to carry out their responsibility to protect and improve the trust assets of American Indians, Indian tribes, and Alaska Natives. Ang purpose ng BBL, Section 3 Purpose. The purpose of this basic law is to provide a political entity, provide for its basic structure of government in recognition of the justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people and their aspiration to chart their political future through a democratic process that will secure their identity and prosperity for meaningful self-governance. Pansinin ang salitang economic opportunity sa BIA. Walang economics sa BBL. Tandaan niyo yan dahil yan ang basehan ng kaunlaran para sa Mindanao. Pansinin din ninyo na wala ang salitang political sa Bureau of Indian Affairs. Dahil nasa buong gobyerno ng Estados Unidos, yung tinatawag nilang federal government
ang kapangyarihan na siguraduhin ang proteksyon at kalagayan ng kanilang mga mamamayan. Sa BBL, maaari nating sabihin na ibinigay na ng gobyernong Aquino ang kapangyarihan na siguraduhin ang proteksyon at kalagayan ng mga mamamayan sa MILF at hindi sa national government ng Pilipinas. Tandaan ninyo ang salitang institutionalized dahil dito natin malalaman ang long-term o pangmatagalan na benepisyo ng BBL kung mayroon man. Ngayon, alam na natin base sa comparative politics at comparative economics kung ano ang kalagayan ng Pilipinas sa BBL. Ang buod ng second point sa ating 7-point series, balikan natin ang mga tanong. Ngayong 21st century, anong bansa ang may mga problema rin sa mga teritoryo? Nandiyan ang Israel, Iraq, Syria, Estados Unidos at Pilipinas. Anong mga bansa ang may sitwasyon sa mga Muslim? Israel, Iraq, Syria, Estados Unidos at Pilipinas. Maaari rin nating isama ang Germany, United Kingdom at iba pang bansa na may problema sa Muslim. Ngunit ito yung mga terrorist acts na hindi natin tatalakayin dito dahil ang pakay natin ay mismong BBL at hindi ang pagiging terorista ng mga MILF. Maaari natin pag-usapan ang MILF sa ibang videos. Sa ngayon, tutukan muna natin yung mismong BBL. Pangatlong tanong, anong bansa ang pwede nating pag-aralan o gayahin? Estados Unidos. Dahil ito lamang ang may institutionalized system para sa mga minorities na Muslim at Indians base sa mismong saligang batas o constitution. Ngayon, nasagot natin ang mga tanong sa second point of comparative politics and comparative economics. Maaari rin nating ihambing ang ating sarili kay Idiot Aquino at sa kanyang mga Idiot Aquino followers. Nauunawaan natin ang konteksto ng BBL sa kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng Kristyanismo, Islam, kasaysayan ng demokrasya at kapitalismo. Nauunawaan natin ang BBL sa comparative politics at comparative economics. Si Idiot Aquino at ang mga Idiot Aquino followers, alam lang na tawagin tayong KSP at tawagin akong kalbo. Kaya mag-desisyon kayo kung kayo ay nag-iisip na Filipino o mananatiling Idiot Aquino followers. Ang third point natin ay ang BBL sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas. Kita-kits tayo sa third point.